ang 10 step kung wala siyang pinagkakapitan. Kahit nakahoy siya, kahit simento siya, kahit bakal siya, may pinagtitindigan siya para mabuo yung step niya. Di po ba? Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Kristo at Ama, at ito hangdanan na ini-step mo, nandyan ang katatagan at kalakasan bibigay sa iyo. Kaya ang Espiritu ng Kristo at ng Ama, yun ang nagbabalangkas ng buhay mo. Yun ang nagbubuo para matawid mo ang tinatahak mong buhay. Na kung yun ang masusumpungan ng mga tao, lahat ng tao ay tuwiran po na ang kapayapaan at kagalakan ay mananahan sa inyo. Kaya nga po, mayroon po ba kayong kakilalang kapwa ninyo na hindi makaabot pa, walang ganang pangunawa? Huwag po kayong magagalit. Huwag po kayong magdaramdam. Patotoo lamang ng Ama, maging ang kanyang Espiritu ay bahagi po yaan. Subalit, sino man ang binahaginan sa unay hindi gayon sa kanyang nakamtan sa kaluwatan, sapagkat para ka rin nag-aaral, na kapag may pagpupunyagi ka at magpagsusumikap kang mag-aral at matuto, matututunan mo lahat ang kalooban niya at kagustuhan niya, hanggang sa hindi mo namamalayan, magaan mo na lamang itong tinatanggap. Magaan mo na lamang itong pinakikibahaginan. Na tulad ng buhay, na magaan mong tinatahak, ang landas na tinatahak mo kapag magaan mong tinanggap ang Diyos sa buhay mo. At yan po, ang nawa kayong lahat ay umusad yung baitang ng kaloob sa inyo ng Espiritu. Sapagkat, isinilang pa lamang ang tao ay may Espiritu na siya. Yaong Espiritong yaon ay ang taglay ng ninunong Adan at Eva, na kung papaano'y binigay ang Espiritu para magkabuhay ang Pilipino, ang kung anumang bansa ka, kung anong uring tao ka. Subalit, alam niyo po ba, kaya nawawala ang Espiritu ng Ama at ang isang Espiritu ang nananahan, nasa tao po yan. Kung may takot ka na at pagkilala sa Kanya at kahihiyan, nahihiya ka na sa Kanya, hindi mo namamalayan dahil yung takot at pagkahiya mo sa Kanya, ginagawa mo yung makakalugod sa Kanya, yung alam mong nakalulugod sa pananaw niya at sa pandinig niya. Kaya sa hindi mo namamalayan, naradagdagan yung level na kaloob sa iyo ng Diyos. At yan po ang pinakamahalaga. Step by step na sinasabi, subalit sa larangan ng Espiritu at espiritual na pangmumuhay, kailangan po ay hindi doon sa sarili mong step by step, kundi ihain mo sa Ama, siya ang magbabalangkas, siya ang tutupad at gaganap sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, walang pagkabula ang lahat ng mensahe. Tuwiran niya po na mapalad pa yung malalayo na kapag nakadama, daig pa yung maluwat kang kasama. Bagamat ikay ngayon palang nakita, bagamat ngayon ka palang nakasalamuha, subalit naramdaman nila kung anong taglay mo, ang Diyos ang magpapakilos sa kanilang katauhan para lubos siyang makilala at madama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya po mapapalad kayong nakipagtotoo na hindi nasubukan, bagamat wala ang isang apo konting. Sapagkat, hindi po tao ang inyong tinunguhan, hindi tao ang inyong pinakikinggan, at lalong hindi tao ang inyong pinakikitunguhan sa dakong ito. Ang Diyos na hindi nyo nakikita, na gumaganap sa buhay ninyo, na gumamit sa lahat ng mga ginamit sa inyo. Kaya po kung napansin nyo, hinanda ang mga alagad, binahaginan sila ng pagbebendisyon, yung mga napili. Sapagkat sinabi nga po, hindi lahat
ay maglilingkod. Subalit marapat na ang lahat ay tagatupad, tagasunod. Ano po ang susundin at tutuparin ng tao? Ang kalooban at kagustuhan ng Ama. At di ka man lingkod na turingan, kung kilala mo siya at nagpapakilala pang lubos sa iyo, masisiyahan ang puso mo. Magagalak kang totoo sapagkat ang Diyos ang nagahari sa buhay mo. At alam niyo po, kahit saan ka magtungo, walang pagkakaiba. Hahanap-hanapin mo ang gampanin mo sa Kanya kung hindi mo ito na ipagkakaloob sa kapwa mo. At nawa po, yan ang patuloy na mithiin ng bawat may kaloob. Yaong kaloob ay may pamahagi at magampanan ang nararapat. Kaya, sa inyong lahat, mga kaps, alagad, IT team, choir, salamat sa inyong pagsusumakit, kayong mga hindi lumiban na buong 5 araw. Mga pasyente na hindi nasubukan na ang pagtitiwala nyo'y nandyan pa rin sa mga alagad na ginagamit, sa mga cups, mga choir na kung pakikinggan nyo ang awitin, ay masisiyahan din kayo. Kung nanamnamin ninyo ang nilalaman ng bawat inaawit at mga IT team na nagsusumakit, nagsusumikap sa katotohanan lamang po, yung tinahanan kung ilang araw, araw-araw nanonood sa internet. Kaya, nung sasalubong yung anak niya, nasabi, Nanay, iwanan na kita, kakupad mo. Andiyan na eka sila, Apo. Oo, iwanan mo eka ako, hindi mo mang kilala si Apo. Paano mo eka susunduin? Ala, makikita ko eka. Nanunod naman eka ako na ano, matatandaan ko yung mukha niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Panginoon. At kung makikita nyo lamang po ang kahiwagaan ng Diyos, kahit saan gumaganap siya, kahit saan dako buhay siya, at mapalad po kayong mga Pilipino na may oras mamahinga. Alam nyo po, sabi nga ng kausap ko, kahit English siya ng English, bahala siya kung hindi niya maintindihan sinasabi ko. Sabi nga ni Indiana, sabi niya, kung kami daw ay tourist, yeah. Kung ilang araw daw, sabi ko 5 days, mabuti raw, pagka tourist lang, pag daw doon titira, wala kang pahinga, puro trabaho, 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 sabi niya, totoo yan, sabi ko naman, kaya, yun, eh dito naman, tamad, 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 tamad. Maraming tamad. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Tingnan mo nga yung matanda na yun. Sabi ko, ang tanda niya na, nagtutulak pa siya ng stroller para maghakot ng basura. Siguro almost 70 ang edad niya. Doon, pag 70 na, sabi niya, walang hiya kang anak ka. Pinababayaan mo na akong magtrabaho. Sabi. Pero, tapos nung tinuro yung home for the agent, nako, sabi nung kasama ko, ay nako eka apo, pag ako'y dinala na lang dyan ang anak ko, mabuti pang mamatay na ako. Sabi niya. Sabi ko, ay talagang hindi na masarap mabuhay pag dinala ka na lang dyan at tinamba ka na. Subalit, ang mga tao rito, yan ang ginagawa. Ayan po, sagot. Para pa lang narinig ko ako yung inda ko. Sabi niya, biniro namin. Pag matanda ka na, hindi ka na nakakaano, dadaling ka na namin sa matatandang pinag-aalagaan. Eh, buti pa ikaw, patayin niyo na lang ako. Sabi niya. Sa madaling salita po, mga minamahal, kay buti po ng Ama. Sino nga ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Alam niyo po ang Diyos. Siyang gumawa ng buong daigdig. At ano ba siya? Hindi siya patay, siya'y buhay. Kaya lamang, patay ang maraming pananampalataya
pananalig ng tao sa Kanya. At ang buhay ay paghahanap buhay at pagkamal ng salaping naturingan. Kaya't kung lahat ng tao, ang isip at damdamin ay puro salapi, 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 wala ngang mapipili na paroroon sa Ama. Maliwanag po ang tinuran, Anak, yamang naririto ka na sa bansang. Tumungo ka na doon, tumungo ka na diyan, eka, nang magig tatlo ang tatak ng pasaporte. Bakit kaya? Alam niyo po ba, nung magminsahe siya sa mga anak ng alagad? Ito ang tinuran. Pasubali ko, mga anak na minamahal, mga anak ng mga hinirang, ba't niloob kong si Constancia ay makatungo sa bansang iyon at bansang iyan at bansang iyon upang aking ituran sa inyo. Hambing sa pasaporte ng tao. Hindi ka makapapasok sa isang bansa na wala kang tatak. Sa kaharian ko, kundi tatlo ang magtatatak sa inyo, ni tinanggap ninyo, hindi kayo paroroon sa kaharian ko. Buhay po ba ang Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak na tatanggapin nyo at maghahari sa katauhan nyo, Diyos Espiritu. Yaan ang pasaporte kung papaano mo kinilalang Ama, nakilala mong anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mapapalad kayo. Nang magulang ninyo'y naglilingkod at nang dahil sa paglilingkod nila, makikinabang at nakikinabang kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maliwanag din po ang katotohanan na kaya mayroong hindi nakita o hindi nagpapanagpo. Ito ang mensahe upang ituran ko, mahal na anak ko. Sadyang may sasadyain na ako, subalit di pa ako makikita. May tutunguhan ako, subalit di pa ako madarama. Kaya nilob ko ang isang anak ng lingkod ay hindi ka rin masilayan upang mensahe matupad at maganap. Kaya po, patotoo lamang na kahit nasaan ka, ang mensahe ng Diyos Ama ay di napaparam. At bakit eka ang isa? Ang usapan ay magkikita kayo't makababalik at kayo tutunguhan. Subalit nagkaroon siya ng balakid. Ito ang katotohanan, anak. Nakita na ako, nagkapanagpo na kami. Subalit hindi pa rin naganap ang hanggang sa wakas ng buhay niya'y ako ang nakasama. At yan po ay maliwanag na kung bilang natural na pagkatao ka, saan mo huhuguting minsahayaan. At yung mga nakasama mong ilang araw, anak, at ilang gabi na nakitungo at nandoon para tunguhan kayo at makitulog pa, yaon, anak, ang naganap sa katotohanan ng panahong ako'y nabubuhay. Kung saan dako ako naroon, ako'y binantayan, tinunguhan, at ako ay sinamahan para lamang makapakihalubilo ako at marinig nila ang mensahe ko. At pawang katotohanan din, anak, ba't binago ko ang tatahanan mo? At ang tinahanan mo ay iyong batid kong tatanggap at kikilala at kilala ako. Upang maganap ang mensahe sa banal na aklat ng kapanahunang buhay sa sanlibutan, may nag-anyaya subalit hindi nataloy, hindi nakatuloy, at mayroong tinahanan ng ilang araw, ilang gabing pinaroonan. Bawat paghayo ko sa iyo, anak, ay may kabuluhan, may kadahilanan, at mayroon akong idaratal na kaukulan para pahayag kanino man na kung bubulay-bulayin at tatantuin, mapagninilayan nilang ako'y espiritong buhay na di kailanman mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? At pinasilay din ang katotohanan sa tinahanan mismo
may kababayan, kapampangan. Subalit, ang isang taga Quezon, siya pang nakinabang. Bagamat, hindi ang relihiyon ay katulad ng dala. Patotoo lamang na hindi sa relihiyon ang ugnayan ng tao, kundi sa unawaan at pag-iisang pagtanggap kung sino ang kinikilalang ganap. Sapagkat yan, anak, ang katotohanan, saan man bansa, saan man dako, kung minsan kapwa mo pa Pilipino o kapwa mo pa kabayan, ang sayo'y di magtitiwala't iinggit ang puso, maiinggit ang isip, siya pa ang gagawa ng kapahamakan. Ang minamahal, pawang katotohanan lahat, ang pinasaksi, pinasilay, pinarinig, sapagkat ang tao ay tao at ang tao ay may buhay. Kung lahat ng tao ay magninilay, mapagtatantong ang may buhay, makakakamit sila sa hindi nila inaasahan at ang inaasahan naman, maging kabiguan man, kasiyahan, kagalakan pa rin ang kakamtan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal, sapagkat akmang-akma sa kaukulan ngayon ang sa inyo ay babasahin. Humango tayo mula kay Mateo. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. At ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Maliwanag ang katotohanan, mga minamahal. Marami ang damdaming tao na hindi mapakli at hindi mapangibabaw ay ang kaloob ng Ama. Sapagkat nananaig ang kaloobang pagkatao, damdaming tao na naruroon ang maraming takot, pag-aalala at paghahanap ng kapwa, magmamahal at mamahalin. Subalit sa larangan ng kabanalan, kung sino ang tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Ama, siyang kalugod-lugod sa pananaw niya. Kaya ang sino mang iniwan ang para sa Kanya at mahahalagang bagay para sa Kanya, Ama ang nalugod, Ama ang nasiyahan, sapagkat ina mo man, magulang mong naturingan, kapatid mo man, anak mo man, hindi yaon ang mapalad, kundi ang tunay na mapalad ay ang tumatalima sa kalooban ng Ama. Mga minamahal, kayo ba'y nagpunyagi, bagamat wala ang isang apo kunching, ay masilayan ng Ama ang katapatan ninyo? Maramdaman niya kung papaano siya ay sumainyo, kinilala ninyo at tinanggap na totoo, magalak magpuri kayo, sapagkat ang naghari siya, hindi ang damdamin niyong pagkatao. Kayo ba ay may pag-aalinlangan na sa bawat araw kung anong tutukdin at gagawin niyo? Subalit na naig ang pagtupad ninyo sa kalooban ng Ama at kagustuhan niya, magalak kayo at magpuri, sapagkat ito ang nais niya. Ang ikaw na anak niya ay huwag masubukan, kundi patuloy kang sa kanya ay nananahan. Nangingibabaw ang kanyang kaisipan sa iyong kaisipan, ang kanyang damdamin sa iyong damdamin. Sapagkat ang kaisipan ng Ama ay malawak ang pangunawa. Ang kaisipan ng Ama ay tunay na liwanag, na kung ang taglay mo ay liwanag at pangunawa, ang maghahari rin sa iyo ay ang kalooban niya.
kaya't ang kalooban mo bilang pagkatao ay nawawalay, namamatay, at ang nabubuhay ay ang damdamin niyang taglay nang layon at nasa niya, siya'y maging ikaw at ika'y maging kanya. Buhay ba ang Ama? Katotohanang katotohanan ang sa aki'y tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mapapalad kayo na di alintana ang sarili ninyo sapagkat batid nyo bawat ginagawa nyo'y batid ng Ama ito. Mapapalad kayong di alintana ang bawat araw ninyo sapagkat umaasa kayo siyang kakalinga sa inyo. Mapapalad ang sapaw at pagdalisay ay nakapasa at tuwirang naipagsigawan niyang buhay ang kanyang Ama. Magpunyi kayo at magpasalamat pa sapagkat ang naghari ay siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Anumang tinanggap nyo alang-alang sa Ama, siyang nasyahan at nalugod sa bawat isa na kumilala at tumanggap sa Kanya na tuwirang itinuring nyong tunay na magulang. Anuman ang pinakibakahan ninyo na alang-alang sa Kanya ay lumaban kayo sa bawat pagtatagumpay nyo, masasambit nyong buhay ang Ama nyo. Mapapalad kayong di alintana ang buhay ninyo sapagkat isinuko nyo at ibinahagi sa Kanya. Siyang kapuspusan, siyang katotohanan, siyang buhay at buhay na walang hanggan. Ang sa inyo ay inaalay at sa inyo ay nakalaan. Sa bawat anak niyang nakikipagtuto sa espiritong di nasisilayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramanihana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mahal na kapatid, nagluluksama ng puso mo, subalit, kailangan maparam ang pagluluksa na yun. Kaya nga sabi nga, di naman nakukuha sa damit. Yung iba, isang taong sadsad, nakaitim. Bakit? Di naman kailangan yun. Ang mahalaga, panalangin mo ang mahal mong pumanaw. Dibaga? At kayo pong lahat, napakapalad po ninyo kapag ang isip nyo ay binago na ng Ama. Kapag ang damdamin nyo ay nabago ng Ama. Patotoo lamang na siya'y nagahari at siya ang katotohanan, siya ang buhay, sigla at gala. Mamahal, sa pagkain man kung hindi mo kilala, kahit nakikita mong masarap, may alanganin ka na ito'y tikman at kainin. Subalit, kahit hindi mo kilala at hindi mo alam ang pangalan at kung anong mga sangkap, kapag tinikman mo at nasarapan ka, masasabi mong masarap pala. Ganyan ang kalooban ng Ama. Kundi pagkilala ng tao at sinubukan niyang tikman, kapag nalasap niyang katotohanan na siyang sarap ng buhay, hahanap-hanapin mo na ito'y maramdaman. Buhay ba ang Ama? At sa bawat sangkap ng pagkain, mayroong masarap at mayroong hindi. Ganyan din sa sangkap ng buhay. Ganyan din ang kaganapan sa buhay. Ang sangkap ng buhay ay parang pagkain. Maraming ingredient. Sa sangkap ng buhay, may pait, may maasim, may tamis, may matabang.
May hirap, may ginawa, may lungkot, may galak, may dilim, may liwanag. Lahat na ito ay sangkap ng buhay. Para bagang isang pagkain na kahit siya ay hindi masarap, pag sinangkapan mo ng nagpapasarap, sumasarap. Ang buhay ng tao, kahit siya'y mahirap, kung angkop sa sangkap na kalooban ng amang naghahari sa iyo, magagalak ka pa rin, masisiyahan ka pa rin. Kaya't ang ama ang tunay na sangkap para sumarap ang buhay, para magliwanag ang buhay, para maaliw ang buhay, para magalak ang buhay, para sumigla ang buhay, para magtibay ang buhay. Kaya, ang sangkap na kaloob niya ay dapat tanggapin. Ang kanyang mga banal na salita at ang kanyang espiritu na maghahayag ng katotohanan. Na kung ang bawat isa ay kikilala, masasambit na naganap sa inyo ang sino ang aking kapatid at aking ina. Sapagkat kayo'y mga kapatid ng Kristo at kayo'y mga ina ng kapwa-tao ninyo. Bilang magulang na turingan sa sanlibutan, tulad ng Maria, ina ng mga alagad, kapatid ng Kristo, kapatid ng Maria. Kayo, kung kikilalanin niyo rin ang katotohanan, matatawag kayong tunay na mga anak, na buo ang sangkap, walang kulang, tama ang timpla, walang labis, walang kulang. Sapagkat ang Ama, ang kapunuan, ang kasiyahan at tunay na sangkap na mainam ng buhay. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung ikaw ay taga-aliw, aaliwin ka rin. Kung ikaw ay tagapagpalakas ng kapwa mo, palalakasin ka rin. Kung ikaw ay taga-akay, aakayin ka rin. Kung ikaw ay taga-tanglaw, tatanglawan ka rin. Kung ikaw ang nagdudulot ng kabutihan sa kapwa mo, pawang mabuti rin ang tatamuhin mo. Kung ikaw ay nakikitungo sa kapwa mo mabuti, pawang mabuti rin ang matututunan mo. Kung ikaw ay makikitungo sa kapwa mo nagpapakasama, hindi malayo, hindi magluluwat, makakatulad ka sa kanyang kasamaan. Kaya't ang taong umiiwas at nagnanasa na ang amang maghari at manguna, ang sangkap na hinahanap niya ay ang salitang banal at ang espiritu niya. Kapag ito'y tinanggap mo at pinaghari mo tao, sangkap ng Ama ay di mapaparam sa buo mong buhay, ika'y makikinabang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, muli sumayin niyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang namamahala at nagpapalakad ng isang pamunuan ay mabuti at nakasunod ang mga pinangangasiwaan, bubuti ang anuman na pinangangasiwaan tulad ng bansa, ng lugar. At nawa sa bansang Pilipinas ay ipatupad ang kung ano ang mabuti siyang matularan. Napaka-organize, napakalinis ng bansang iyon. At di na marapat sambitin sa inyo, sapagkat si Apo Kunching ang naglakbay sa ibang bansa na hindi kailangan ay turista, kundi missionaries. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po bang Diyos? Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Pinagnilayan ko lamang po yung mga kasamahan namin, ang sasaya nilang nagsisiuwi, nagkukwentuhan,
nag-uusap, ano po. Subalit, ganyan pala. Alam niyo po, siguro kundi ako binago ng Diyos, isa rin akong nagsusumigaw na, yay! Nakarating ako ng ganito. Isa rin ako siguro nagsasabi na, ganun. Alam niyo po, ang pinasilay sa akin ng Panginoon, saan ka man dakong bansang magtungo, isa lang ang madarama mo. Humhag ang kaluluwa ng tao. Kulang weak na weak, mahinang mahina ang kaluluwa ng tao, patay na patay ang espiritu ng katotohanan, lalo tigit kung ang makikita mo wala nang inaalam kundi salapi. Kaya, mapapalad po kayo na sabihin mang simpleng buhay, subalit ang amay naririyan, kasama't kapiling ninyo, masaya pa rin. Alam niyo po, libutin mo man ang daigdig, tao ka pa rin. Maabot mo man ang buong daigdig, tao ka pa rin. Makita mo man ang lahat ng maganda, tao ka pa rin. Madama mo man ang lahat ng sarap, tao ka pa rin. At yan po ang pakatandaan nyo. Nagmula ka sa alabok, magbabalik ka sa alabok. Kaya, walang kwenta, walang kabuluhan ang ipahigit mo ang mga bagay at salapi sa iyong kaluluwa. Ang magagarang tanawin, maiinam na kasiyahan ng mata ang mabubusog, ngunit ang kaluluwa'y gutom na gutom. Kaya, mapalad ang umaaliw sa kanyang kaluluwa at pinagmimithiin niyang mabuhay ang kanyang espiritu na mula sa Ama. Lalo't higit ang mailigtas niya ang kaluluwa niya sa dakong marapat na huwag siyang manahan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sa damdaming tao at isip ang tao, may pagsusumigaw. Sinasabi ng tao, nakarating ako sa ganun, nakarating ako sa ganyan. Mabuti at nakarating ka. Subalit kung ikaw ay taong nagninilay at magbubulay-bulay, magpapasalamat kasama mo at pinaroon ka. Magpupuri ka sa kanya at nakarating ka. Subalit, hindi mo mimithiin na sa tuwing ay gayon ang iyong gagawin. Sapagkat ang lahat ay pansamantala lamang. Walang hindi lilisan sa ibabaw ng kalupaan at walang hindi iaalis ng Ama na kaluluwa sa ibabaw ng lupa. Subalit mapapalad ang may paroroonan na walang dilitiba Ama na dapat ay makasama, masilayan ang kaharian. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, pangtaong kasiyahan, nag-uumapaw sa kalooban kapag lumuwal ng bansa niya. At pumasyal, naging turista. Subalit, pangispiritong kasiyahan, di mo yun to matataro, di mo ito maaabot kung gaano ang lumbay kapag ikay naaliw sa bawat nasisilayan. Kundi ang dapat maging kaliwan ay kung sinong sa'yo ay bumuhay. Siya mong maramdaman, makilalang tuwiran. Alalaumbaga, ang may pandinigay na karinig, ang may mata
ay magliwanag. Nekeremeniyahanam. 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 Buhay po bang Diyos? Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay at ikaw ay magsaya. Halina kayo, kayo ay ngumiti. Igalaw niyong kamay ninyo sa buong katawan. Mula ulo hanggang paa, ituro niyo't sambitin niyo ito. Kapag sa isip mo, Kristo ang nakatala, nakatatak na tuwir ang ganap sa isip mo. Kung saan dako ihahakbang ka, hindi maliligaw, mawawalay sa kanya. Kaya't halina, halina kayo. Espiritu niya'y taglayin ang buhay nyo. Kailan pa man at saan man, hindi kayo awalay, hindi ka iiwan. Iyong makakamta ng kagalakan, maging kalumbayan man sa'yo ay dumatal. Kailan may hindi ka iiwan, gagabayan, papatnubayan. Kaya sa inyong lahat, manguna ang Ama, maghaharing ganap siya sa inyo. Pangalang Jesus, huwag niyong kaligtaan, ipagkakaloob, Espiritong banal. Siyang tunay na sa inyo'y tanglaw, siyang ganap sa inyong buhay na nakakamtan. Walang baling, ikaw ay mahirap, huwag lamang malugmok ang kaluluwa. Di baling, di mo matikman, lahat ng sarap sa ibabaw ng kalupaan. Huwag lamang kaluloy mapahamak, masisyahan kang ganap, anak ng Amang minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Totoong totoo po. Nang magtungo po kami sa simbahan ng Divine Mercy, ang sabi ko, bibisita lang, titingnan ko. Subalit nang nakaupo na po ako, pasubali ko, anak, ikay magtapos ng kabuuan ng misa. May dala po akong chaplet na pinalagay sa bag ko. Sabi ko, sino kayang bibigyan ko rito? Eh, mga ibang lahi. Alam niyo po ba? Talagang si Divine ay nakagabay. Doon pa lang po kami sa pintuan, kasi ganun doon, ina-guide ka, no? Dito po kayo, sabi niya. Sa English po yun. Magaling yung nagtuto. Dito po kayo. Alam niyo po ba, ako nauna sa kanila eh. Yung nakatabi ko, Pilipino, tatlo. Buhay po ba ang Diyos? At yun, siya mismo ang nagsabi sa akin. Ay, sabi niya, welcome po, sabi niya. Ay, salamat, sabi ko naman. Buti po nakarating kayo dito. Ano po, visit lang po kayo? Sabi ko naman. Pagkatapos ay, ikaw naman anak, taga saan ka? Ay, sinabi niya, buti naman, agad kang nagsalita. Yung iba, hindi pinahalat ang Pilipino sila. Di po ba? Para bagang, alam niyo po, totoong totoo, pinasaksi sa akin. Kumisan kung sino pa yung Pilipino. Siyang, kahit siyang bansa. Sapagkat, parang high standard sila, no? Makarating ka lang ng pero saan ka naman? Mahirap din yung trabaho nila. Pero salamat sa mga anak ng alagad. Talagang maganda turo, ano? Yan, mga anak. Yan ang dapat sa inyo.
Kaya sabi ko po, natawa nga ako doon sa anak niya eh. Kasi katabi ko eh, Indiana, itim lahat. Eh, gumalaw po ako eh, naganyan ko. Sabi, oh, I'm sorry, sabi ko naman. Tapos, sabi ng anak niya, tinitigan. Sabi ko, taray-taray niya, para kung sino ka. Sabi niya, ha, galing, sabi ko. Okay ka na, sabi ko, di ka pwedeng apihin dito. Tama yan, sabi ko, kailangan matapang kayo. Huwag kayong lalemya-lemya, huwag kayong lalampalampa, kaya lang huwag makikipag-away. Ano po? Eh kasi, pag lalemya-lemya ka eh, ano? Pero salamat po sa Ama. Napakabuti niya. Mabuti pa talaga. Ang ibang, hindi mo, kahit di mo naintindihan sinasabi, ine-entertain ka eh. Yung Pilipino, sabi, eh, naku, Diyos ko, patawarin mo po ako sila. Kaya, napakabuti. Napakadakila ng Ama. Ano po? O, inaantok na po kayo? Panay ang tunog ng cellphone. Na-miss niyo po ba? Alam niyo po, miss na miss ko rin kayo. Sabi ko po, di man ako makapanood. Kasi, natataon pag oras na nandun po ako, lowbat yung tablet. Pagdating ko naman, gabi na po, inaantok na po ako. Pag umaga naman, magpipilit po akong, di tuturo na. Yung isa kasama ko, eh di marudo. Pares lang kami. Eh naman po anak ko, busy-busy sa pagtulog. Sabi ko, ala, ganito talaga ang buhay. Ano po mensahe doon? Yan. Nakawala ka ba sa inyo? Pag susumakitan mong piliting matutunan yung hindi mo alam. Kaya, kahit putuldok, eh, nahirap na po yung damdamin ko eh. Hirap na yung nasa akin, hindi ko maihayag. Ano po? Kahirap. Namiss ko tuloy si Arlene. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ganun po ang buhay. At yung oras po ng gawain dito, sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala. Alam ko naman pong hindi niyo pababayaan yung mga naglilingkod mo doon. Ganyan po ang may paglilingkod. Ewan ko po kung ano nararamdaman ng iba. Hindi ko alam. Totoong-totoo po. Umiiyak yung nagdala sa akin doon. Napasuka ko sa kwarto. Sishare ko yun pag dumating siya mamaya. Buti na lang nakapasok ako sa kwarto. Pagkaalis ng mga anak nila. Aba, eh, nagtatakip po siya. Eh, naramdaman ko po. Sabi ko, anak, bakit? Wala po. Ay, magsalita ka. Nararamdaman ko ka ako. Galit ka ba sa akin? May kinagagalitan ka ba? Eh po, ayaw magsalita. Ah, sige, mababatid ko yan sa espiritu. Hindi po, kasi natatakot lang po ako. Nasubukan po ba ako ng Ama? Sabi niya, bakit? Kasi po eh, po eh, baka napagod kayo, baka po eh ka. Kasi po eh, dun sa, kala ko kung ano yung sinasabing may show, ano, may show. Yung pala yung mga hayop, ang may show. Magsusunod. Kung paano yung tinuro sa kanila ay nasusunod. Ay anak, wag ka kaya kumalumbay. Alam mo, kagabi, sabi ko, talagang nagpupuyos din ako. Hindi ko lang masabing, ayoko anak, ayoko, hindi ko mundo ito. Sabi ko, antok na antok ako na hindi ko maintindihan. So, balit nung nagmisahin na, naintindihan ko na. Sabi ko, anak, alam mo, magpapasalamat ako sa iyo, dinala mo ako doon. Ang sabi ng Panginoon,
pag-aralan mo, suriin mo anak, pagmasdan mo, mabuti pang hayop kapag tinuruan sumusunod sa kanyang guro, sa nagturo sa kanya. Ako ang tunay na guro, ako ang guro ng kabanalan, ng kabutihan, ba't di ako masundan? Ang isang halimbawa ko ay hindi matunto ng sinuman at hindi matanggap ng tao ang aking mga aral. Kaya pasasalamatan kita, hinalikan ko. Oh, wala ha, hindi ako pagod, wala akong nararamdaman. At ngayon, alam ko ng mensahe ba't niloob doon. Kasi sabi ko, hey, kamahal pa pala ng entrance doon. Sabi ko, convert mo sa perang ba? Sabi ko, ay, talagang pag nag-convert ka, hindi ka makakabili. Sabi ko sa kanya, oh, wag na, alam ko nakakumisahe ngayon. Sorry kung hindi ako nakamood, wala ako talagang ganun na kasi hindi ko na yung mundo. Pero pasasalamatan kita, alam niyo po, tsaka lang siya tumigil umiyak. Sabi niyo, salamat, nanonood po sila ngayon eh. Salamat po sa napakaganda ninyong pagtanggap, pagmamahal, pinadama niyo po kung paano ako pinahalaga ng Diyos, kung paano ang sinabi niya, saan man da ako magtungo kapag ang nakasama mo ay naunawaan ang gampanin mo, tatanggapin kang buong-buong may galang. Kaya maraming salamat sa buong pamilya. Mahal na kapatid na Feli, Don, Lizelle, maraming salamat sa inyo. Sa mga anak ninyo, Dave, maraming salamat. Sa akin pong mga anak, para pong, ano ha, hindi po ako, para kasi po nanood sila, para maramdaman naman nila ang pagpapasalamat ko. Salamat sa inyong lahat. Kay Dave, di man tayo nagkita. Si Tice, na nagkaligaw-ligaw pa para matunguhan lamang ang aming tinatahanan na sabi nga nila, malayo. Sabi ni Abby, Apo, kung alam ko lang po, sana sa malapit. Oo nga, sabi ko naman po, oo nga. Dahil malapit po sa lahat, eka, parang syudad. Oo nga, no? Paano kaya? Ay, pero hindi. Ayoko masubukan, sabi ko. Alam niyo po, kung bakit doon pala, sa malayo? Nagmensahe na naman po, pasubali ko sa iyo, anak ko, bakit nilob kong mas malayo ang tahanan ni Constancia. Upang aking patotohanan sa inyo, kailangan maabot nyo ang malayong kaukulan ko. At kailangan maglakbay kayo ng malayo para maabot nyo ang katotohanan ako'y ako sa buhay ng tao. Yung paglalakbay sa buhay dito po sa mundo. Yung pagsusumikapan mong kahit malayo maabot mo. Yung pagsusumikapan mong kahit malayo ay matunguhan mo. Yung pagsusumikapan mong kahit na mahirap ay gawin mo. Dahil mayroon kang pangarap na makapiling mo ang Diyos na totoo. Kaya alam niyo po, ang bawat araw ay mensahe, ang bawat kaganapan ay may mensahe. Kaya kung lahat lang ng tao, may tao po kasing, oh, kalayo naman, hindi ko makikita yan, hindi ko maabot yan. Subalit, nagkaligaw-ligaw man, nakita pa rin. Yan ang katotohanan, anak. Kung sa unang buhay ng tao nagkaligaw-ligaw, at ako'y hinanap, madidiretso rin. Matutumpak din, matatama rin ang daan. Sapagkat ako ang katotohanan ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yung mga alam na nila, mabilis na nilang natutunguhan. Yan ang katotohanan, anak. Ang sino mang ako'y nasumpungan at nakilala, magaan na nila akong pakitunguhan. At magaan na nila akong tinatanggap sapagkat ako'y masarap kapiling sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam niyo po, bilang tao sulong po, pag nilayan ninyo, may pumapasok po ba sa inyong mensaheng gayon? Ang alam mo lang ay malayo. Oh, malayo, ayoko. Ay, dito, malapit. At sa mga sasakyan. Anak,
bakit niloob kong masakyan mo ang lahat? LRT? Single na bus? At may second floor? Airplane? At barko? Patag? At karagatan? Alapaat? Yan ang buhay sa lupa. Maraming pinakikibakahan, anak. Subalit, ang nakikibakang buhay ay iisa lang. Wala kang hihiramin at mapapahiram ang kapwa mo. Kaya't sa pakikibaka mo, isiguruhin mo ng tinatahak na landas mo'y isa lamang ang patutunguhan mo. Ako pa rin sa wakas ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, saan man dako'y kay magtungo, ako ang kalasag mo, muog at sandigan mo. Kaya't kung ako'y kilala ng tao, walang hindi tatamuhin sa buhay niya. Ang lahat ng pakikibaka at pagtahak sa daigdig na ito, marami ka mang susungin at sinusuong. Kung tanging isa lamang ang laman ng isip at damdamin mo na siyang kapiling mo araw-araw, ang Espiritu Santo, gagabayan kita, anak. Isasadyad kita, ihuhulagpos kita, at makakamtan mo ang tagumpay. The victorious of your soul. Buhay po ba ang Diyos? The victory of your body. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, the body is the victory and the soul is the victorious. Ang kakamtan. Kaya mga mahal, kailangan kamtin ninyo ang victory and victorious. Sapagkat the victorious is the end of your life. Yaon na ang soul na tatanggapin ay ang bahagi ng Ama, buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. O buhay ng tao'y alalaumbaga ang nasa ko. Matutunan niyo ang nararapat sa buhay niyo. Makamtan niyo ang tuwir ang kaliwan ko at liwanag na dulot ko. Sa pagmimiti niyong makamtan ako, may sasaalang-alang nga kayo. Pagtahak niyo sa mundong ito, anuman ang nakakamit ninyo, huwag kaliligtan niyong ako'y ako. Na di mapaparam at di sa inyo ay nawawala. Bawat araw may nasa ako, bawat segundo'y may alay ako, bawat minuto ay kalasag nyo, oras ng buhay nyo'y ako. Pagkat daan ng katotohanan ay tuwir ang di ninyo masisilayan. Kung di ninyo makakamtan, Espiritu ng katotohanan, aking mga minamahal, niloob kong ilang araw ang inyong kapatid na si Constancia bilang apo kunchi. Sa dako ko'y winalay bilang Espiritong banal na di naman sa inyo ay nawalay. Saglit man lamang ang nasa ko'y maganap ang sa inyo'y kaloob ng Ama na marapat kamtin nyo. Yaon ay ang tunay at makatotohan ang pamumuhay bilang kayo ay may katawan. Taglay ninyo, Espiritong banal, na saan man dako ay di mamamatay. Katotohanan lamang ang sa akin ay tinuran. Anumang sasakyan ay di uusad yan.
Kung walang manibela at gulong na turingan, ang gulong ng buhay nyo'y ang inyong kapalaran. Ang manibela ng buhay nyo'y ang malamang at binigay. Binahaging tuwiran, inangkop na lubusan, espiritu ng katotohanan sa pangalang Kristo. Magbulay kayo, magnilay kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, tamuhin yung totoo ang nasa't layon ko. Bilang Espiritu na sumasa inyo, bakit ko niloob na masamit at paubuhin si Constancia? May balakid ba sa pagtawid ninyo sa buhay? Nauudlot ba ang inyong kasiyahan at kagalakan? Nawawala ba ang inyong pangunawa at kaunawaan? Namamatay ba ang liwanag? Bakit? Huwag niyong pahintulutan na sa inyo'y mawala ito. At maganap sa inyo, ang tinuran ko ay wala sa inyong buhay bilang pagkatao. Sapagkat, kung papaano ang katawan ay malalasong, maagnas ang bulat, ang laman, at ang buto'y magkakahiwa-hiwalay. Subalit ang espiritu ay di mawawalay, magpakailanman. Kaya't kung tuwirang sa inyo, malalasap nyo ang tamis na dulot ko, ang liwanag na handog ko, at ang buhay na kaloob ko, buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat sa Ama. Lahat po ng hiniling ko bago ako malis ay binigay naman. Pawang katotohanan po, sabi nga ni kapatid na Marisa, ang panahon doon ay pabago-bago. Subalit, sa limang araw ko pong naroroon hanggang sa lumisan, isa lang po ang panahon. At sabi nga po ni kapatid na Peli, Apo, alam niyo po ba, ngayon lang umayos ang panahon. Kahapon po kalakas pa ng ulan. Salamat po pa ako sa Ama, sapagkat hindi ako makaluluwal kung gayon ang panahon. Ano po? Kaya napakabuti po ng Diyos. Dakila siya, saan ka man dako, naririnig ka niya. At sabi ko nga po doon sa isang lugar, Ama, pagtawanan man ako ng tao na naririto, at pagmasdan nila akong sa langit nakatitig, ako po ay walang pakialam sa kanila. Bigyan mo ako ng bituin, sabi ko. Masilayan ko'y bituin. Purihin ang Ama. Sabi siguro nang nakakita, pumapalak ako pag ako mag-isa kasi wala pa'y mga kasamaan ko. Ako ay nagtungo doon sa... Lumayo po ako na makikita ko, kasi nasa building po kami. Lumayo ako na makikita ko ang langit. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakahiwaga po niya. Kayo po, may sakit ka ba? Manalig ka. Magaling ka na. Kumusta na kapatid? Sabihin mo nga, Amen.
Apo. Kunching. Ay! Very good! Di ba kasi sinabi sa iyo ng doktor mo, ang una mo ay kang bibigkasin, P.I. na P.I. sapagkat sa galit mo ay kayo ng masasambit mo, P.I. Subalit, tinuran sa iyo, ang masasambit mo hindi P.I. Okay. Sabi ng tao, ba, maganda na dila mo ah. Sige pa, konti pa. Sabihin mo, Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Oh, sige na. Yan ang sinasabi sa iyo, may magagawa pa rin ang Ama sa iyo sa dakong ito. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Maria. Maria. Oh, bilisan mo. Tingnan ko nga. Purihin mo ang Ama. Yan. Yan na yung nagbabara. Bukas, diretso na yan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, katotohanan ang sa aki tinuturan, ganang tao, hindi hahatakin ang dila mo. Ganang pagkatao, hindi gagalawin ka. Ganang pagkatao, walang gagamot sa'yo. Ganang espiritu, kung may pagtitiwala kayo tao, kakamtin mararamdaman nyo at magahari sa buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, magalak ang bawat isa. Natuwirang Ama ay nadama. Kilalanin mo pang higit sa buhay mo at magpapatotoo na buhay sa'yo. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Ama? Yan ang minimithi noong pa. Diba sabi sa'yo, manalig ka at ang kinimong dumugo, subalit hindi pa handa, eka, hindi pa takda. Kaya, tinakda muna. Bagong buhay kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, salamat sa Ama. Napakamaraming salamat. Hiniling ko po sa tahanan naming tinahanan, bukod dun sa naaliw sila, may magawa ako. Alam niyo po, dumating yung anak niya na bunso. Sabi ni kapatid na Peli, o, kumain ka na. Nakain ka. Bumulong. Sabi, masakit po. Diyan ko. Ha, lumapit. Apo, masakit daw po ang tiyan ng apo ko. Ah. Kailan mo? Sabi ko, Ama, kumilos ka sa batang ito. Kung paano may pinagdaraanan din ang anak ko. Pag ganyan po eh. Ay, naku po, ayan. Nanalig ako doon naman sa isa. Sabi niya po, Lana po. Buhay po ba ang Diyos? Amiya-miya, humingi ng pagkain sa lola at kumain. Napakabuti po ng Diyos, napakadakila niya. Kaya sinasabi ko po, kahit tsanda ko, ang Diyos ay buhay. Sa buhay na nananalig, nagtitiwala sa Kanya. At totoong-totoo po, doon nga sa isang tinunguhan namin, sabi ko, bakit ganito ang sambahan dito? CR. Tapos, papasok sana ako. Nakita ko. Ah, anak, pasubali ko. Sambahan eh kanila yan. Sambahan. Aba, may lumabas. Binuksan yung kwarto, yung pinto. May nakalatag na carpet. Ah, pinakita mo lang sa akin kung paano nga sumamba. Totoo pala. Di ba sabi? Ay.
sabi ko, anak, paglabas naman nila, hindi naman ako nadarama. Sabi, alam niyo po, nasaan po ba ang Diyos? Ang Diyos po ay nasa puso ng tao. Dapat ang Diyos ay nasa puso ng tao. Hindi po sa bibig ng tao. Para mabuhay ang pananalig at pananampalataya mo, sa puso mo siya damhin, huwag sa labi mo lamang binubuka na sinasabi mong may Diyos ka. Sa pagsamba ng totoo, hindi sa pagkaalinlangan mo, sa pagkatakot mo, sa pagkabahala mo, sa wala mong pagtanggap, sapagkat di mo siya mararamdaman. Subalit nasaan ka man, kung nagtitiwala kang matapat, puso mo'y isinuko, nagpakababa kang ganap, ang sinasabi sa iyo ay magaganap. Buhay bang Diyos! Kung minsan niloloob ng Ama ang kaganapan, sabihin mo, katigas ng ulo talaga ng batang ito, ng taong ito, ba't kasi ganyan? Subalit, kapag nagnilay ka, may nais ipasilay sa iyong Diyos. Kaya kayo pong lahat, kung tunay po ninyong kinikilala ang Diyos mo, at kung tunay kang nakadama sa Kanya, pasasalamatan mo siya. Pupurihin mo siya. Nang sabi nga, ang di mo pinangarap ay kakamtin mo. Subalit yung hindi mo hinahanap din ay makikita mo. Kaya alam niyo po ba, pinakamabuting totoong dapat gawin ng tao? Mangarap kang magpakabuti. Mangarap kang madama mo siya at makilala. Mangarap kang siyang manahan sa iyo. Ang mahirap para sa iyo ay magaan mong madadala. Ang mahirap para sa iyo ay magaan mong masusuong. Ang mahirap para sa iyo ay magaan mong magagawa. Sapagkat ang mahirap para sa iyo, magaan para sa Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? At kung tunay na kilala at tinatanggap mo siya, marami ang nangangarap. Sa pangarap ay di nakatatanggap. Nang gusto ko, Eka, makarating ako sa ibang bansa. Kung di mo man pinangarap, pag ang Diyos ang gumusto, may pamamaraan siya para ikay makarating sa bansang hindi mo pangarap. At ang nangangarap, kahit ilan pa, kung minsan hindi naaabot. Tama po ba? Isang patotoo lang, sa bawat araw may kaganapan na nag-a-apply sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa, subalit nagkanda utang-utang na hindi pa nakakaalis. Subalit kapag kumilos ang Ama, hindi ka man gagastos, may gagastos sa iyo. Mahihiya ka? Oo. Subalit, sa kalooban niya, magaganap ang lahat. Sapagkat siya ang kikilos, magaganap ang tinatawag na God will provide. Sapagkat ang magbibigay ng kaparaanan ay siya, at ang magbibigay sa iyo ng katotohanan ay siya, at ang ilalagak niya sa iyo at magmamahal ay siya rin sa mga gagamitin niya sa iyo para ipadamang pag-ibig niya at pagpapahalaga niya sa iyo. Kaya kapwa mo, mahalin mo, kapwa mo, pahalagahan mo, ang pagmamahal mo at pagpapahalaga sa kapwa mo, Ama ang pinagbabahaginan mo ng pagpapahalaga, ng pagmamahal. Siyang binibigyan mo ng lahat ng ginawa mo, kaya't lahat ng ginagawa mo, walang malilihim sa Kanya. At bawat ginawa mo, may ganti siya. Kasalanan, kaparusahan, kabutihan, gantimpalang mainam. Kaya nga, pagtawanan ka man ang hindi nakakabot ng pangunawa, ng kakilalang ganap ay ang Ama mo, subalit siya ng pawang katotohanan, kapag kumilos ang Diyos mong pinaglilingkuran, sa unay hirap at sakit,
para kang tumatawid sa karagatan, sa kalagit na ay malalim, hanggang sa di mo namamalayan, bumababaw, at nakakasadsad, katapampang. Mga minamahal, maaari kayong mabuhay ng payapat marangal, na hindi kayo balisa sa buhay. Payapa ang isipan, Ama ang nananahan. Maaari kayong magalak na tuwiran. Maaari kayong mabuhay na di kayo magkakasala at di kayo pagkakasalahan ng totoo at tapat sama nyo na kumikilalang totoo. Kung papaanong bahagi sa iyo'y maipapamahagi mo pa, kung paano kay naliwat pinasaya'y makapagpapaliwat makapagpapasaya ka, sapagkat yan ang Ama mo, siyang puno ng tunay na buhay, siyang ugat ng iyong kalahat-lahatan, sapagkat ang bawat sanga niya na sa kanya'y sumisipsip ng katas na mainam, malalasahan mo ang tunay na kaloob niya sa mga bungang kinamtan ng bawat naging sanga. Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Nekaramenehana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ngayon ko naunawaan ang lahat ng kaganapan. Kundi nga po pala naganap at ako'y nagpatumpik-tumpik pat pumayaw. Pero sa katotohanan lang po, kung hindi, agad-agad ay dala-dala ang aking passport, ang aking ticket, ay hindi po naganap ang ako'y nakaalis. Subalit, dala-dala ang ticket, walang pasintabi, pati petsa, pati yung araw. Kaya, no comment. Surprise! Masurpresa ang Diyos, di po ba? Eh, kawawa naman po yung kumuha ng ticket sa akin. Tatlo. Kung hindi kami tutuloy, di, sayang. Ano po? Eto na po. Sino nga po ba naman? Ay, pagtawanan ka man ng lahat. Ala po akong pakialam. Ilalakad ko po ito sapagkat kalooban ng Ama. Eto na. Masaya ka na. May ticket ka. Kung halimbawa, magsasaya ka, no? Pero alam niyo po ba, hindi ako masaya. Sabi ko, wala nga namang magpapatangay-tangay ako doon. Eh, dalawa pa yung kasama ko, asawa't anak ko. Abahin ako po, Panginoon. Sabi ko, yabang ginusto mo po ito. Alam niyo po ba? Kaya sabi kong ginusto niyo po ito. Eto po, nung dala-dala nung nagbigay sa akin ang ticket, gabi. Nasa lubong ko po siya dito at sarado na yung pintuan na yan. Dumulog pala siya sa adoration. Kung paano sinabi daw niya, Panginoon, sabi niya, Ama, kinuwento niya, pa, niya nga po sa akin sa airplane eh. Ito yung halimbawa, mga kende. Sabi daw niya, bubunot siya. Ama, kung di niyo po kalooban, hindi ko po mabubunot yung kende na ire. Pag kalooban niyo po, ito pa rin. Binalik ko na. Bumalik na naman. Ay, talaga pong gusto nyo. Ama, kung talaga pong kalooban ninyo, wala pong problema. Papasok po diretso ito. Wala po talaga pong problema. Eto na kung paano ko sasabihin sa'yo. Ama, sabi daw niya, pumasok sa duration. Hinihiling ko po sa'yo, paglabas ko dito, nag-iisa lang si Apo Kunching. Pagsalubong po niya dito, akong mag-isa. Dala-dala si envelope. Apo, sabi niya. Po, bakit? Hehe, sabi niya. Hehe, teka po muna, sabi niya. Kasi po eh, baka magalit ka sa akin. Eh, ba't ako magagalit? Ano na may kagagalit ko? Anak, may kasalanan ka ba sa akin? Ano po eh, paano ko po ba sasabihin? Ano nga yun? Sabihin mo na. Eh, kasi po ito eh. Ano bang yan? Envelope, sabi ko. Eh, kasi po eh, hindi ko naman sinasabi sa inyo. Kinuha po nung nagpabendisyon ako eh, binasbasan po eh. Sabi niya, oh sige, tuloy mo. Sabi daw, eh ano, baka ako yung pinabasbasan mo. Eh, ito na nga po yun eh. Sabi niya, ha? Ano baka ako yan? Buhay po ba ang Diyos? ano baka ako yan? Eh, ticket po natin eh. Sabi niya, ha? Eh, saan naman tayo pupunta?
Buhay po ba ang Diyos? Ganun po ang istorya. Ano? Pero, isa pa lang pinagsabihan ko, June pa po yun eh, June. Nung binigay. Hindi, ayun. Sabi ko kay kapatid na Marisa, nung 2 weeks before, ano? Kasi hindi ko po makonsensya, natatakas ako. Hindi kaya ng dibdib ko, naalis ako na, hindi ako magsasabi. Tapos sasabihin ng mga lag, nasa siya po, nasa siya po, nasa, ano po. Eh, siyempre, pagbibilinan niyo po sila, no? Eto na po. Sabi ko, Diyos ko at Ama ko, kung kalooban mo po ito, lahat ay magawa ng kaparaanan. Hey, Panginoon ko at Diyos ko, alam niyo po ba? Ay, hindi ko kahihiya. Ay, kahit sa ibang bansa, makarating. Kay buti ng Ama. Aba, binigyan ako ng passport, ay ng ticket, may baong pa. Buhay po ba ang Diyos? Aba, hindi po ba buhay ang Diyos? Eh, sino po ba nagpabaon sa iyo, Apo Kunching? Ang mga lagat ko. Buhay po ba ang Diyos? At, buti na lang, malakas ang pandam ako. Paniningil ako. Hindi naman paniningil pala. Kumbaga, sabi daw nila, ay, aalis si Apo, hindi ba natin siya pababaunan? Sabi po nila, hindi yung kusa lang, yung ayaw. Ah, naramdaman ko po yun. Sabi ko, wag, sapagkat yung nagbigay kusa nga, eh nakwento niya. Si Apo umalis eh. Kaya lang eh, wala na yung kaya lang, ano? Alis na yung kaya lang. Si Apo umalis eh. Eh ba, saan pumunta? O pinabaunan nga namin eh. Ha? Pinabaunan? Eh ba't hindi ba makakalis yun eh? Sabi ko, masama yan. Pinakikita na sa akin. Yung pagkukwentuhan, ay si Apo Kunching, pinaningil ng mga alagad. Magpupunta. Sabi ko, ala, kontra. Pero alam niyo po ba, dahil napakabuti ng Panginoon at dahil salamat po. Doon ko po nakita kung paano magmahal ang Diyos. 11 taon ang gawain ito. Magto-12 po sa October. Naganap ang tinuran niya, lalabas ako ng bansa. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. At sadya pong napakabuti. Bawat isa, damandam ako pagpapahalaga, pagmamahal. Nayaw nilang ang kanilang ina ay umalis na walang baon. Ganyan pa lang magmahal sa magulang. Ganyan pa lang mahalin ang Ama. Noon sabi ko, kasarap naman ang buhay ng mga yun. Dinadala sa iba-ibang bansa, hindi naman sila gumagastos. Naganap sa akin. Sabi ko po, purihin ka, Ama. Maraming maraming salamat. At kung magiging abusado pa po ako, may interes pa. Tubong-tubo na, may interes. Ano po? Pero sabi ko nga, ang iba, pag nangyayabang basa, problema nila ay pera, problema nila ay papel, problema lahat. Ako po, pumapasok na lang ako. May tagasalag ng ano ko. O, bibigay na sa akin. Okay. Retso. Sila, abala. Sa bawat station, sa bawat booth na tinatawag. Ako po, nakatanga ako. Sabi, po, diyan ka lang. O sige, anong gagawin ko ngayon? Eto po, sa airport. Sabi nung Indiano, one by one. Eh, kung saan konti, doon ako. No, hindi ka dyan anak, dito ka. Ay, sabi ko dito pala. Sabi ko, ay may pila pa po. Hindi, dito pa rin ako. Naka, ako na nga sinunod. Sa number one, sabi sa akin. Pag tinanong kayo, Eka, kung ano, ay, naku, hindi ako nag-aalala dyan, ano tatanong? Oh, how many days? Sabi niya,
days only. Good. Okay. Oh, sabi ko sa'yo, walang tatanong sa akin, yun lang eh. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sabi ko, purihin ang Ama. Alam niyo po, hindi po ba sabi ng Ama, grade 1 lang ang tinapos ko bilang taong pagkabatid mo, subalit akong Ama mo'y matalino. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ng Ama, kung ako ay nasa sayo, liligaya ang puso mo, subalit di lahat ay tuwa tao, pagkat may pagdalisay sa iyo. Subalit kung kikilalaning totoo, akong Ama mong sumasayo, anong di huhulagpos ko, samantalang ako ay kapiling mo. Buhay bang Ama? Eto na naman, bawal daw yung pabango. Eh, nalimutan ko yon. Eh, dala ko lahat doon sa bag ko. Patay, sabi ko, bahala ka na. Bahala ka na. Pass! Pass! Lahat! Pass! Sabi ni Buso, ako rin po nalimutan ko. Kalaki-laki. Ha? Buti hindi na umpis ka. Buhay ang Diyos. Nang pabalik. Nang pabalik po, talagang doon pa lang kumikilos ang Diyos. Nang pabalik. Sabi nung Pilipina, nung nandun na sa airport, namili doon? Hindi. Sabi ni Ruby, hindi, hindi, hindi po. Nako, sabi ko, ako anak, ako magpapacheck yung dala ko. Eh, may binili po pala ako doon na nakalagay. Pero alam niyo po ba, hindi niya nakita. Gina niya. Okay, pass, pass! Buhay pa ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Dakila po talaga siya. Eh kasi, pag nahuli yun, nagsinungaling eka yun. Kukunin, kukumpiskahin. Naku pa, yun lang dala ko, kukunin pa. Pambihira naman ka ako. Kaya sabi ko nga po, napakabuti ng Panginoon. Kayo po, ano po ang kwento? Ba't binahagi ito? Hindi para magmagaling at magmayabang sa inyo. Kasama niyo ba ang Diyos? Magtiwala ka. Maniwala ka. Manalig ka. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. At ikaw ay ipapahamak. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, eto pa po. Sumakay kami sa taas. Hindi magkukwento si Ruby yan eh kayo. Eh, kapag daw po doon sa bawat ano street, pipindutin mo yon para magbabasel at eh, ang sinakyan po namin ay south palang tungo. Ah, west. Eh, west po kami. Naku, tawag kay Abe. Abe, ba't hindi na kami nakarating eka sa, ano, sabi niya, ano ba eka sinakay niyo? Eh, ganito naman eka, ganito. Nako, eka, di. Chinese, hindi maintindi. Eto na po, kamo. Pinalitan yung signboard. Iikot. Nako, tinur niya tayo. Alam niyo po, bumalik kami sa terminal, walang bayad. Hindi kami pinababa, libre! Buhay pa ba ang Diyos? Napakabuti na Ama. Sabi nung tinitira namin, hindi po kayo pinagbayad ulit. Hindi po. Aba, may bayad po eka ulit doon. Wala kaming bayad. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi po ba? Doon sa mga bagay na yon, pinakikita niyang kumikilos siya. Sapagkat inikot ka, yung pala, kanya-kanya pala sila, may west, may south. At yung oras na yon, eh pang west pa siya. Eh dapat eh pang south. Sabi ni, pinikturan ko pa po eh, para pagbalik natin eh alam. Kasi po yung aming, yung anak ni kapatid na Peli pumasok na, sabi ko, anak, huwag mo na kami service, kaya naman sa'yo. Sige, kaya na namin to. Eh, ring nang ring po yung cellphone. Busy po itong si Ruben. Di naririnig yung cellphone. Naku, apo, may miss call. Siguro sinecheck tayo. Ba't di na tayo nakauwi? Naku, ba't di mukha ako sinasagot?
Eh, sige, tawagan mo ka ako, sabihin mo, huwag mag-alala, nag-tutor tayo. Buhay pa ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Eto na po, eh kasi kako, daldalan ng daldalan kayo dalawa, hindi makapag-concentrate. Teka nga kako, magtanong tayo sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sana po ba kami nakakarating? Anak, naligaw kayo, Eka. Iikot kayo, Eka. Sulong, Eka, pagbabalik ninyo, yun na, Eka, diretso na. Aru, eto na, eh wala pa rin. Huwag ka, Eka, mabahala. Pangalawa, Eka, ang kanto, yun na. Ay, purihin ang ama. Yan na pala, ako. Ayan na, pangalawang kanto daw. Galing talaga ni Apo. Sabi naman ni Ruby, hindi ako magaling. Kayo kasi daldalan ng daldalan, hindi ko makapag-concentrate. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng ama. Tingnan niyo po, ba't binabahagi ito sa inyo? Para kayo'y maaliw. Para kayo ay masyahan. Ano ba problema ninyo na hindi kayo aaliwin ng Diyos? Ano ba ang nawala sa inyo na hindi ibabalik ito? Ano ba ang tinatalakay niyo sa mundong ito? Hindi ba't yung katauhan nyo kung paano mamumuhay at mabubuhay kayo dito? Talakayin nyo rin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam nyo po, pagkabuti-buti ng Ama, eh, pasensya na po kayo. Hindi po ako sa tinatago ko kung anong bansa eh. Ako naman paglalandakan kung saan yun mga yun, ano? Tama na po yung alam nyo, lumabas ako ng bansa. Ano? At eto po, at wag, nainip na po ba kayo? Eh, napakaganda po nito. Eh, ayaw akong patigilin. Kaya, ibabahagi ko. Eto na po. Yung araw na alis na kami bukas, ay kahapon po, ano? Halimbawa, alis na kami bukas. Yung gabi na yon na nagtatanggal po ako ng mga ano, nalaglag ang sising ko. Sabi ko, una ko, sindihan ko yung ilaw. Hanapin ko. Eh, marami po kaming kalat eh. Siyempre, bahagahay namin. Then, nililis ko. Wala. Wala ito. Dumapa ako. Nililis ko yung bedsheet. At, ay, nandito pala. Kaya lang, dumapa na ako ng diretso para masilip ko baka may basura. At nang tanggalin na namin bago kami malis bukas. Sabi ko, tanggalin ko na. Alam niyo po, eh, nakita akong kitchen na maganda. Eh, sa pera natin, mahal yun. Pero doon, sa pera nila, mura sa kanila, ano? Eh, wala ka namang perang ganon. Kaya papalitan mo. Kaya hindi ako bumili. Pero alam niyo po ba, sabi ko, Diyos ko, pabatid mo po sa akin, sinusubukan po ba ako ng tahanang ito? Sinusubukan po ba kami kung malikot ang kamay namin? Sabi ko, bakit naman po nilagay pa doon sa ilalim? Pasubali ko, anak, hindi. Yan ay nalaglag doon sa tumira diyan. Nanahanay ka ng ilang araw bago kayo. Nako, meron pala ka akong tumulog dito sa kwartong ito bago tayo. Eto na po. Nung magpapaalam na po yung mag-asawa, na nagpa-bless at apo, huwag po kayo ikang mag-taxi at iatid namin kayo. Susundin ko po kayo mamaya. Babalik ako. Ang 3 at chatted ko po kayo sa airport. Sabi niya, ay anak, huwag na. Hindi po, basta po, hintayin niyo po ako. Sabi niya, teka muna anak, may tatanong ako sa inyo. Meron po, meron ba kayo kakong nalaglag doon sa ano? May tumira ba bago kami? Ay, opo, yung kumpare ko kasi nagbakasyon din po sila, dyan po sila natun. Ay, salamat sa Panginoon. Sabi ko, kasi kako anak, eh, binahagi sa akin bago kami, may tumulog pa dyan. Pagka, bago kami dumating. Eh, oo nga po, apo. Pero, sabi niya, ni kapatid na Peli, nilinis po namin yung kwarto na yan. Pinalitan ng bedsheet, tsaka nilinis po. Ay, sabi ko, eh, tanong ko pa nga po sa Panginoon, sinusubukan niyo ba kami? Kung kami malikot ang kamay, sabi ko, ay, apo, hindi naman, sabi, hindi po ganun. Eh, kasi kako, eh, may nakita akong kitchen. Nagmisahe na po, nagmisahe. Alam niyo po, talaga anak, kalooban ng ama yan. Sapagkat kung di nalaglag ang sinsing, hindi ko makikita yan. Ngayon, may pagbibigyan dun eh. Misahe, misahe, misahe. At nang, eto na po.
makikuha mo, Eka, pinakuha po yung keychain. O yan, Eka, sa'yo. Di ba, Eka, hindi naman ganyan ang susot mong damit. Subalit yan ang nilob kong isuot mo para magkakulay ng keychain na ito, pati damit mo. Ay, sabi niya, opo, hindi ko nga po alam, hindi naman po ito susot ko, ba't ito po naisuot ko? Sapagkat, anak, para magterno itong keychain at damit mo, kulay asol. At nagmensahe po ng mensahe. Alam niyo po, ganyan kumilos ang Panginoon. Kung pag-aaralan mo, mahirap abutin at mahirap tarukin. Mahirap paniwalaan. Subalit, ang pagkilos ng Diyos ay napakahiwaga. Ang pagkilos ng Diyos ay napakadakila. At ang pagkilos ng Diyos, walang nakababatid, makatatarok na tao. Maliban ang Espiritu niya ang magpabatid sa iyo. Kaya kung kilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, patototohanan niyang siya'y gumagawa ng hindi mo batid at mababatid. Subalit, kapag nabatid mo, matatarok mong tunay na siya ay makapang yarihan. May kaparaanan at may pamamaraan. Kaya't ikaw ba, mayroon ka bang nagaganap sa buhay mo na hindi mo alam, wala kang paraan? Hindi mo alam ang kaparaanan? May pamamaraan ng Ama. May paraan siya. Sapagkat ang lahat, kapag ginusto niyang mapa sa iyo, may daan at kaparaanan siyang kamtin mo ito. Tulad ng hindi naasahan na kitchen. Nakamtan niya sa pamamagitan ng kalooban ng Ama. Bakit? May mensahe yon. Hindi lang basta ibinigay, may mensahe. At nang dahil ang taong tumanggap ay naniniwala at nagtitiwala, magaganap na ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pagharian kayo, mapuspos kayo, magdilay, magbulay, bawat araw, may magagawa ang Ama. May gagawin ang Ama. May kaparaanan ang Ama. May hiwagang taglay siya. Kaya tumasa kayo, siya'y mahimala sa buhay ng bawat anak niya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bawat araw, magtiwala kayo, maniwala kayo, tumanggap kayo ng walang pag-aalinlangan at walang maraming kuro-kuro baga. Alam nyo ba guys, salitang kuro-kuro? Huwag ka nang magkuro-kuro, kuro-kukok na lang. Kukurukukuk, kukurukukuk, kukurukukuk. Sabi ng tao, ano? Sabi ng tao, yan. Subalit, sabi ng Ama, magtiwala ka, maniwala ka, tumanggap ka, anak. Oh, ganda naman eh, kapo kong chikumorba. Alam niyo po, ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Ang bawat araw ay kasiyahan. Ang bawat araw, pagpapala ng lumalang. Kaya, pagpalain kayong ganap. Nekaramaniyahanam. 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 Ay, kay buti po ng Ama. Kaya ang kaparaanan niya, kapag ginusto niya, walang imposible sa kanya. Kaya, anak ka ba niya? Hindi kanya dadalhin sa mapapariwara ka, sa mapapahamak ka, kundi ikaw ay lalagay niya sa mahihimbing ka, sa mapapatag ka, sa mapapalagay ka, sa makukontento ka, sa masisiyahan ka. Anak ka ba niya? Tanggapin mong lubos siya. Gagawin niya ang marapat sa iyong buhay. Pagpalain kayo. Ako kahaba. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka niya manalig ka na bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam
na, ikaw na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, kaparaanan ng Ama. Wala ka na bang magagawang paraan sa iyong buhay? Ikaw ba ay lugmok na at wala ka nang maisip ni anuman? Bakit? May Ama ka. Ikaw ba ay wala nang magagawa talaga? Tao ka, wala kang magagawa. Subalit ang Ama mo, maraming magagawa. Kapag kumilos siya, mayroon siyang maibibigay sa iyo'y pagpapala. Maraming siyang nakalaan sa buong madla. Kaya, anak ka ba niya? Mahal mo ba siya? Kilala mo ba siya? Sumusunod ka ba sa kanya? Tumatalima ka ba? Bigan ang sarili mo, di ganang kalooban niya? Ninanasa mo ba na maaliw ka niya? Gawin mong marapat na patuloy mong tupdin kanyang mga hakilin. Huwag kami paparam. Huwag sa iyo'y mawawalay. Mga anak mo. Alam niyo po, hindi pa tapos ang kwento. Saan po tayo tumigil kanina? Itutuloy natin ngayong hawak ang basket na ito. Sa palagay mo ba, palalakarin ka ng Ama mo? Nabatid niya ang gagawin mo'y totoo, tama, tumpak at nararapat sa pananaw niya? Na hindi bibigay sa iyo ang kaparaan ng baon mo? Mamahal, tatandaan po ninyo, kapag lumisan ka para sa Ama mo, lahat ng kailangan mo, pangangailangang material, kalusugan, kalakasan, liwanag, kapayapaan, galak, kapiling ng katawan mo, sapagkat siya ang lahat sa iyo. Kaya, sa aking pong mga kapatid na alagad at kaps, mga tagasunod, mga hinirang, iba't ibang kaparaanan, nanay Iya, alam ko po na nagmimensahe kayo rito, nagbabahagi kayo, mga minamahal na nagbahagi para magkaaliw, makaaliw at magbigay kaaliwan. Kapatid na Neri, kapatid na marami po, ayaw pa nilang magpasabi. Sabi ko po, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa maraming tinawid, sa maraming pagsubok na pinagdaanan sa loob ng 11 taon. Sabi ko nga po, totoong-totoo ang sinabi ng Ama, kung hindi ka magkukulang, paano mo makikita na ang kapuno ay ako, na ang kaparaanan ay ako, na may susuguin ako para sa iyo? Kung hindi ka mangangailangan, paano ka maghahanap at paano ko pakikita na makikita mo lahat ng kailangan mo? Kung hindi ka masasaktan, paano ko mapapakilala ako ang tunay na nagpaparam ng sakit ng kalooban mo at maging taglay ng katawan mo? Kung hindi ka malulumbay, paano ko mapapatotohanan
ako ang iyong kaliwan, ako ang iyong buhay, ako ang lahat, lahat sa iyo. Sa buong panahong, ika'y naririto sa kalupaan. Maging sa katotohanang kamatayan at kakamtin mong buhay na walang hanggan, ako pa rin, anak ko. Kaya nga, sa lahat-lahat ng ginagawa mo, kung kaukulan at natutumpak sa kalooban ng Ama, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Nandyan sa tabi mo ang saklolo sa tuwina. Nasa sa iyo para kamtin mo ito. Nasa sa iyong anak niya para makilala mo siya. Nasa sa iyong anak niya para maganap ang mensahe ng Espiritu niya na inuulat, binabahagi, inahayag sa iyo bilang kanyang anak. Kaya nasa inyo ang pagtanggap, nasa Ama ang pagtupad. Nang lahat ng sa inyo ay kanyang pinahahatid na pag-uulat. Pagtiwalaan mong ganap anak niyang minamahal, tunay mong makikilala ang kahiwagaan niya. Kaya nga, ang bawat araw ay kapakinabangan at kapakipakinabang mong kakamtan kung ang tuwirang laman ng diwa mo ay walang pag-alinlangan. Nang Ama mo ay may magagawa. Nang Kristo mo ay di kaiwanan. Nang Espiritu mo na mula sa Ama't Anak, tanglaw ng iyong buhay. Pagpalain kayong lubos. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. At tulad ng sisidlang ito, hindi katitigangan ang Ama ninyo. Hindi maubusan kailanman. Sumisibol parang balon. Umaapaw na walang katapusan. Lahat ng araw may nakalaan. Lahat ng araw may binabahaginan. Lahat ng araw hindi mamamatay. Buong panahon man na ika'y nabubuhay, hindi mawawalay. Huwag mong kaliligtaan, siya'y Ama mo na lubos-lubos na sa iyo'y nagmamahal. Bilang anak niya na nabuhay sa kalupaan, pagpalain kayong lubos. Nekarameneyahanam. 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 Ay, buhay po ba ang Diyos? May katanungan po ba? Kaya po, kung dati, sabi mo, walang nagmamahal sa'yo, isipin mo, ikaw ba marunong magmahal? Kung dati, walang umaaliw sa'yo, isipin mo, ikaw ba marunong umaliw? Kung dati, mahina ang loob mo, wala kang kilala kundi ang sarili mo, isipin mo, hindi pala ikaw lang ang dapat manaig sa sarili mo. May tatanggapin ka palang dahilan na ikaw ay buhay. Aba mo, na bahagi ay walang katapusan. Tanggapin mo, may magaganap na maganda sa iyong buhay. At pakatandaan mo, hindi ka mabubuhay ng nag-iisa. Kailangan mo ang kapwa mo. Pakatandaan mo rin, ang bawat ginawa mo, ganti ay walang katapusan. Sapagkat, habang nabubuhay kang gumagawa ka ng mabuti, ang mabuti ang ganti sa iyo. Habang gumagawa ka ng masama, ang ganti ay kapahamakan. Walang pagsisisi sa unang buhay, kundi sa tuwinay, sa uli. Kaya't gawin mo, ituntun ang tuwid na landas. Itahak mo ang iyong mga paa sa matuwid na katotohanan, na daan ng katotohanan, na kaloob ng Ama sa pamamagitan ng Anak at sa Espiritu Santo na tanglaw ng buhay mo, maghari kang totoo sa pag-ibig niya, mahal na mahal kaniya. Hindi kalilimutin habang nabubuhay. Habang mabuhay ay Ama, thank you.
alam niyo po. Ngayon po lang po'y pagtatapat. Nang siya ay nakikita ko bilang cops, ang kanyang asawa ay naging kapatid na po namin na nakakasama, na lagi ko po silang nakasama. Sabi ko sa ama, "Ama, kahit ako'y pagtawanan ng tao, ibigay mo po kung saan mararapat na mabuhay pa ang kapatid kong ito. Kahit po hindi dito, ibigay mo ang paraan. Sapagkat ayaw ko pa siyang maulila," sabi ko. "Ayaw ko pa po siyang mabalo. Hindi lamang po ugnayan sa katawan, ugnayan sa espiritu. Yun ang hindi ninyo alam. Kapag binahagi ka ng Diyos at natutunan mong mahalin ang kapwa mo, masakit ang makita mo siyang nahihirapan, sasaktan, nalulumbay. Kaya sabi ko, umayag ka na. Iuwi ka na. Hanapin natin ang paraan. Baka may bibigay na paraan. May lumbay po sa puso ko. Subalit, may galak. Sapagkat napapayag ko siya, sinabi ko, Panginoon, ayoko po siyang umalis ng napipilitan at para ko siyang tinaboy. Ayoko po, Panginoon, sabi ko. Mapapayag ko po siya. Tatango siya. May galak sa puso niya. Kaya sinamantala ko po yung pag-oo niya. Pinagaya ko na po lahat yung gamit nila. At tinatid namin siya. Sapagkat may mensahe po sa akin na may gustong ipasilay sa kanila at may nais na maganap sa kanila. At naganap naman po yun. At huwag kang mabahala, anak. Sabi sa akin, may gagawin pa rin ako sa kanya dito sa daakong ito. Kaya tinuran po, hindi siya makapagsasalita sa kanila. Tinuran po maliwanag. Kaya kung narinig niyo po kanina, wala pa siyang nasasabi kundi amen at apo. Pero ngayon, sabihin mo, angelito! 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 Buhay po ba ang Diyos? Sabihin mo, mayet! 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 Mayet. Ayan. Ma, me, mi, mo, mo. Sabi mo, ma, me, mi, mo, mo. Yan. Turuan mo. Ganyan, ha. Sabi mo, charito. Sabi mo, charito. Sabihin mo, cha, ayun, cha, to. Chato. Chato, yun o. Chato. O, sabihin mo, Romy. Ah, Romy, maganda. Talagang yung kabarkada mo, hindi malilimutan ang pangalan ako. Sige, Romy. Romy. O, yun. O, Justin. Sino yan? Justin. O, eh, sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ha? Tita Bel! Buhay pa ba ang Diyos? Napakabuti ng ama, napakadakila. Oh, naku, pagpala ikaw sasabihin diretso. Oh, yung isa, ito, 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 itong payat na ire. Ito, 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 payatot, payatot. Ito. Ah, hindi! Cecil! Ah, Cecil! Oh, ito, 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 ito. Itong magandang ito. Oo pa. Ah, lovely!
O, di po ba? Sinungaling po ba ang Diyos? May magagawa pa rin siya sa dakong ito sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan. Kaya, parti-partis yun. Kaya kayo, sinabi ba sa inyong, huwag kayo pa doktor, huwag kayo pa ospital? Hindi po. Kundi, hanapin ang kaparaanan at kapag nasumpungan niyo ang Diyos, sigurado, may nagawa pa rin ang dambanang ito sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Tama ba? O sabi mo, day. Makakapakipag-usap ka na sa kanya. Ha? O sabihin mo nga, mahal kita. Mahal niya, asawa niya. Kaya salamat po sa Ama dahil buhay siya, buhay na buhay. At kailanman ay di, ano, papataba ka pa. Ha? Kakain. Tara, kain tayo sa causeway. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti. Ay, ayun, ayun, ayun. Silip, tumayo ka, tayo, tayo. Lakad ka, lakad. Yung sul-sul sa'yo, yung sul-sul. Ayan, ayan. Sino yon? Yun, yung kumakaway. Yeah. Ah? Cha? Sino? Chang. Ay, buhay ang Diyos. O, ito. Ito, sino ito? Kapatid na? Kilala ka. Minamahal. Bakit po ginaganon siya? Sapagkat noon, nakikipag-usap man, naglalaps pa. Naglalaps. O ngayon, sabihin mo nga sa kanya, kumusta ka? Ayun. Lumaban ka. Laban. Sabihin mo, laban. Ayan. Dahan-dahan na. Huwag mong bibiglain. Kaya, sapat no bay po ng Ama, mayroon pong anda-anda na yan. Ano po? Kaya kung hindi pa binibigay sa inyo at kayo'y bubuhayin pa, mataman yung hintayin, magtyaga po kayo na huwag kayong mawawalay sa Kanya. Sapagkat ang bawat araw ay may dahilan, kaparaanan at magagawa ang Diyos na buhay. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? May bukas pa, may misa, alas 6, di pa kumakain ang mga alagad, cubs at quad. Ay, may ititim pa pala. Kaya kayo'y magsiwi na. Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa, magbalik kayo, at kayo ay masisiyahan. Nako. Kaya po, condolence. Salamat po ba na. Pasensya, no? Nakapunta, ha? Kasali po ang tatay. Nakaraos na siya naman. Iinom pa po ako ng tsaan.